Good day once again, brothers and sisters. Narito na naman po tayo sa ating SVB live stream dito po sa YouTube channel ng TCTL. Alam ko po na ang Diyos ay patuloy na pinagpapala ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. At ngayon po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat muli ay nandito ako na pinapagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Pastor Wilbert ang platform na ito upang sa gayon ay maipahayag natin ang katotohanan patungkol sa banal na kasulatan at patungkol sa pamumuhay ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos. At akin pong patuloy na sasalaysayin ang isang pangyayari sa lumang tipan na kung saan ang mga Israelita ay inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto upang dalhin sa Promised Land. At dito ay meron silang isang bagay na kung saan ay makikita natin na ang mga Israelita ay na-disappoint at nagkaroon sila ng pagkakataon para magreklamo. At sometimes, ganun din tayo ng mga Kristiyano. Kapag dumaranas tayo ng mga ganung bagay, mga unexpected place and then unexpected reaction, ay minsan, ganun din ang ating nagagawa, ganun din ating iniisip, at ganun din naman yung ating nararamdaman. Kaya sa pagkakataon ito, ay hayaan natin na ang Diyos ang siyang mangusap sa atin upang sa gayon maunawaan natin ang kanyang mga salita. Pinamagatan itong Mara, unexpected place, unexpected reaction. Matatagpuan natin ito sa Exodus chapter 15, verse 19 to 27. Ganito pang pagkakasabi, basahin ko po sa wikang Tagalog. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, sakay ng mga kabayo at mga karuahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, nagkulang po yung aking binabasa, ano po? At ganito pong pagkakasabi. Sabi po dito, nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamburin. Sino ang kumuha ng tamburin? Si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamburin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karuahe ang nakasakay. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. Tatlong araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang makitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang inumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itunuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila ay nagkampo sa tabi ng mga
balon. So mga kapatid, dito ay mababasa natin ang pangyayaring ito na ang mga Israelita ay dumating sa punto na nakarating sila, nakatawid sila doon sa pampang, sa kabilang pampang ng Red Sea. Ano po? At ang ginawa ng Panginoon ay binalik niya yung nahating dagat para ang mga humahabol sa kanilang mga Egyptians ay malunod kasama ng mga kabayo at karwahe nila. So ganun iniligtas ng Diyos ang bayang Israel sa pamamagitan ng pagtawid nila sa pulang dagat. At ito yung isa sa mga napakaganda, most amazing stories na natala dito sa Biblia. Ano po? The miracle that God has done for them, for their deliverance against the enemy. So, makita natin, hinahabol sila ng mga Egyptyo. And finally, nakarating sila sa pampang ng Red Sea. At dito, wala na silang ibang choice dahil sukol na sila ng kaaway. Ano po? Wala silang ibang pupuntahan. Nandoon na sila sa pampang eh. Hindi rin sila makabalik kasi nariyan ang kalaban. So, dumating ang tulong ng ating Panginoon sa kanila. God rescued them against the Egyptians. So, ano nangyari? God parted the Red Sea sa pamamagitan ni Moses at tumawid sila dun sa dagat. Nakatulad ng isang highway na tuyong-tuyo. Ano po? Tuyong-tuyo yung dagat, hindi madulas, maayos yung kanilang nilakaran hanggang sa dumating sila sa dulo. Kasi sabi ng Biblia, they walk into the dry land. God made them a highway to travel. Ano po? Ganyan kabuti ang Diyos eh. Kaya lang, nung marating nila doon sa dulo ng pampang, ano ho, malapit na ang paghabol sa kanila ng mga Israelita, but God closes the Red Sea. Ano po? Pinagsalikop niya ulit upang sa gayon ay malunod ang mga kaaway. So, ano nangyari sa kanila? Of course, kapag ang bagay na ito na maranasan ng isang tao, magsasaya siya, di ba? Nagsaya sila. They celebrated their freedom. They celebrated their salvation. Na kung saan naligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Bakit nga ba hindi na mag-celebrate ang mga Israelita? Dapat lang na mag-celebrate sila. Because for almost 400 years, or more or less, 400 years, ay naroon sila sa Ehipto. Naranasan nila ang mga bagay ng pagkaalipin sa kanila hanggang sa dumating sila doon sa lugar na yon na kung saan ginamit ng Diyos si Moses bilang isang deliverer sa kanila upang sila ay malaya na. Naging malaya. So, this time, when they reach the other side of the Red Sea, tapos nagkasiyahan sila. At yung kasiyahan na yon, yung kagalakan na yon, natapos. Ano po? So, yung kanilang pag-iingay sa kagalakan ay naging silence. Bakit? Sapagkat nagpatuloy sila sa kanilang journey. So, ano sabi? Umalis sila doon sa lugar na kung saan ay nagsasayawan sila, nagkakasiyahan sapagkat meron pa silang tatahakin. So 3 days na naglalakad sila. Siyempre, kung ikaw ay maglakbay sa loob ng 3 araw, kung ano man yung daladala mong tubig, mauubos yun. Eh, ubos na yung kanilang dalang tubig. Kaya uhaw na ang mga taong ito. At sila ay nagsimulang maghanap ng tubig na maiinom. Subalit ayon sa kanilang dinaraanan na kung saan ay papunta doon sa Promised Land ay meron silang nadaanan na kung saan ay tubig. So ano bang ine-expect ng mga taong ito dahil may tubig?
Kapag ang tao na uhaw, at biglang meron siya nakitang tubig, meron siya kagad expectation na kung saan ay makakainom siya at mapapatid. Ang tawag dito? Maiibsan yung kanyang pagkauhaw. Ano po? At dito ang nangyari ay siyempre expectation ng mga taong to nagkagulo sila sa tubig. Hindi naman sinabi sa Biblia yan. Kaya lang ayon sa aking pagkaunawa, kapag ang tao ay sabik sa pag-inom ng tubig, magkakagulo yan, takbo ka agad yan. Diba? Walang tubig eh. Tatlong araw kang hindi naligo, tatlong araw kang hindi uminom. Natural, ang tendency niyan, maglulublog ka sa tubig. Iinom. Subalit, this place is an unexpected place. Mara. Where the unexpected happened. Then, tignan natin. Ano po? Ito yung unwelcome transition. One after the other. Una, ang transition na to from celebration, nauhaw sila. At sa kanilang pagkauhaw, ano, ay dumating sila doon sa Mara or the waters of Mara. Diba? Ayon sa Exodus chapter 15 verse 22 to 23, sabi, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula. Imagine, nagkakasiyahan kayo at pagkatapos biglang-bigla pagagayakin kayo ng inyong pastor at patuloy sa paglalakbay. Ano kaya ang pwede nating isipin? Ano po? Sa bagay nito. Anong pwede mangyari? So dito, pinagayak ni Moises ang mga Israelita. Sabihin na, killjoy naman si Moises. O kaya naman, ang ating pastor, killjoy naman si pastor, nagkakasayahan pa, pinatigil na kaagad. Diba? So ganito ang nangyari dito. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng shore. Tatlong araw na silang naglalakbay ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas! Yes! Tubig! Hallelujah! Dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit, hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis ng na mapait. Exodus chapter 15 verse 22 to 23. Dito ay makikita natin na ipinapakita dito simula sa unang araw. Meaning to say, yung araw na paglakad nila mula doon sa kanilang pagkakasayahan na tumawid sila doon sa Red Sea. Yun ho yung first day ng kanilang journey nung iniwan nila yung Red Sea. At dito pa lang ay naghahanap na sila ng tubig na mainom. Sapagkat wala na silang mainom na tubig. So second day, ulit no water. Wala na naman tubig. Tubig. Nauuhaw na sila talaga. Same thing on the third day. Wala pa rin silang tubig na inumin hanggang sa dumating sila sa Mara. And behold, here is water! Woo! Hallelujah! Siguro sayo-saya sila. Tuwang-tuwa sila. Sapagkat nakakita sila ng tubig. Pero nung tikman nila ito, napakapait pala. Maybe, siguro yung tubig ay ito ay maraming asin. Parang sa Cavite, ano po? Kapag tag-araw po ay gumagawa sila ng asin sa Cavite. Ako po ay nakarating dati dyan. Tawag ho nila doon ay irasan. Ibig sabihin, yung tubig na nanggaling sa dagat ay iniimbak nila ito sa mga pans at pagkatapos ay yung pans na yun ay nilalatagan ng mga clay, yung
banga. Ano ba yung mga basag-basag? Nilalapat nila yon, yung parang bricks ang ginagawa nila. At pagkatapos nun, lalagyan ng tubig na napakaalat, high grade na tubig na galing doon sa dagat. Ano po? Maalat na maalat yon. At pagkatapos nun, ay lulutuin ng araw. Ano po? Kasi sa maghapon po na naiinitan yon, ay nagiging asin. Yun po yung asin na kung saan ay rakso. Doon po ginagawa yun. Diyan sa Cavite dati, nakapunta na ho ako doon, nakakita na ho ako doon, ng ganun. At kapag tinikman mo yung tubig na yun, napakapait. Napakaalat sobra. Pero itong mara, masingit pa doon. Ang pait. Ano po? So, meron silang unfulfilled expectation. Unfulfilled expectation is always a powerful emotional experience. And the bitterness that comes with it is not easy to handle. Yun hong unfulfilled expectation natin ay mapait para sa atin kapag ito ay hindi naganap. Diba? At kapag hindi tayo marunong na i-handle ito, it's very chaotic to us. Yung araw na yun, hindi lamang yung pait ng tubig ang kanilang nakita, kundi yung pait ng naranasan ng mga tao, ng mga Israelita na nagmula sa kanilang puso. Why? Kasi they murmur. Nagreklamo sila sa pait. Diba? So, to avoid frustration, we reduce our expectation. Kinakailangan eh. Bawasan natin yung expectation natin para hindi tayo ma-frustrate. Katulad na limbawa, ngayon mag-i-election na naman. May mga ngako na naman dyan. Nang magagandang pangako. Pero pag pinanghawakan mo yung mga pangako na yan at hindi nangyari, ano mangyayari sa iyo? Ano yung expectation ng yung gagawin para sa kanila? Eh kung nag-fail, ano mangyayari sa iyo? So magiging mara ka. Papait. Ang iyong puso para sa kanila, ano ba? So, para ma-reduce natin yung frustration, para ma-avoid natin yung frustration, kailangan yung expectation natin ay bawasan. Ngunit, merong hangganan po yung pag-re-reduce natin yan ng ating expectation. Di po ba? Hindi natin ma-reduce yung expectation natin kung ang ating ine-expect ay napakatindi. No? Katulad ng ginawa ng mga taong to, expected nila, wow, mabibsan na yung uhaw. Pero pag inom nila, napakapait pala. So, yung hindi nila inaasahan, ano po, na transition na naganap sa kanila, ay napakalalim ang dating sa kanila emotionally. Because na-frustrate sila. Amen mo ba? The unwelcome transition in this case is deeply emotional experience called frustration. Tanong, are you good at handling frustration? Kaya ba nating i-handle ang frustration? Alam po ninyo, kung frustration din lang na po ang pinag-uusapan, ay madami nang pinagdaan ng frustration ng bawat isa sa atin. Sa amin na lang, sa akin na lang, ano po. Ang dami kong pinagdaan ng frustration. Kung isa-isahin ho natin lahat yun, ay baka abutin tayo ng hanggang bukas. Pero salamat sa Panginoon dahil yung mga frustration na yan ay nakayanan nating i-handle sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Mara was a frustrating transition. After the joy of the Red Sea, Mara was an irritating transition.
after the great tambourine dancing of the women, Mara was maraming may sama ng loob. Mara, maraming may sama ng loob. Diba? Mapait eh. Sumama ang loob nila. Deeply frustrated people tend to be difficult to deal with. And poor Moses had a very bad day that day. Kawawa naman si Moses. Bakit? Eh, hindi naman talaga yung si Moses ang problema. Ang problema talaga naman ay yung tubig. So, anong ginawa nila? Ha? Kinausap nila si Moses, nagmormor sila. They forgot that God was with them. Doon pa lang sa paglabas nila sa Egypto. Doon sa mga salot na pinagdaanan nila noong panahon na nandoon sila kay Pharaoh. Nakita nila na ang Diyos ang siyang nagligtas sa kanila. Miracles happens after miracles. Diba? Pinakain sila ng Diyos habang sila ay naglalakbay. Merong ulap na siyang naging payong nila sa paglalakbay sa gitna ng arawan. At kung gabi naman ay merong haliging apoy na nagpapainit sa kanila. Imagine that. Nalimutan nila. Yun lang oh. 3 days lang nalimutan nila ang Diyos na siyang gumagawa ng himala. Ay grabe. 3 days lang. Diba? They forgot that God was with them. They were focused. Nakafocus sila doon sa mapait na tubig. Katulad natin. Nakafocus tayo sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay. Many times. Huwag niyong sabihin sa akin, hindi kayo ganyan. Hindi tayo ganyan. Na sometimes, yun lang nakikita natin. We forget God. The God of miracles. When God is with us, Mara becomes a learning experience. Kapag kasama natin ang Diyos, anuman pait ng pagsubok nararanasan natin, huwag tayo mag-alala. Merong tinuturo lamang sa atin ang Diyos. What can and what should we learn about Mara experience? Number one, ano nga ba? Mara means a correction of our weakness. Why? Because we easily grumble. Magre-reklamo ka agad tayo, magmo-murmur ka agad tayo. 15, verse 23 to 24 ng Exodus. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito. Dahil mapait, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano sabi? Ano ngayon ang iinumin namin? Talaga naman. Di ba? The problem is not Moses. It is the water. Di ba? Hindi si Moses. Bakit nagre-reklamo sila kay Moses? Ganun din naman sa church. We often murmur. Lalo na kung hindi ka pinansin ni pastor. Naku po. Hindi ka nakamayan. Ay marami pa rin ganyan mga Kristiyano. Pero sa SCB wala na yon. Amen. 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 May sumagot. Hallelujah. Wala na yon. Kung nasa lubo mo si pastor, hindi kanya napansin dahil hindi kanya nakita, eh huwag ka nang magtampo. Dahil ang pastor mo ay hindi puno ng mata. Dalawa lang mata ng pastor mo. Kung may diferensya pa, dahil nagsasalamin, hindi niya suot yung salamin, nung nagkasalubong kayo, hindi kanya napansin. Tapos magtatampo ka na kaagad.
malimit ganyan ang maraming mga Kristiyano, pero sinuulit ko, wala na si SCB yun. Amen. So, a correction of our tendency to hurt others with our words, a correction of our weakness of being so insensitive to the feelings of others. Insensitive to the feelings of others. Diba? So, itong nagiging dahilan. Kaya pinapadaan tayo ng Panginoon sa mara. Pinaparanas ng Diyos. Dahil ikinokorek tayo ng Diyos sa mga bagay na dapat ituwid sa atin. Be accurate about what the problem really is. It's the bitter water of Moses. Kailangan nating maunawaan na ang mara ay ito ay isang testing sa ating character. Pagdating kasi sa character natin, itong mahirap eh sa atin, ano? Pero sikapin natin na ang character natin ay mabago unti-unti. Hindi man mabilisan, kahit unti-unti ay mabago tayo sa pamamagitan ng mga karanasan na ipinaparanas sa atin ng ating Panginoon. Crossing the Red Sea is the ultimate way to escape the enemies. But it is impossible. Nung makita ng mga tao, ng mga Israelita na nandoon na sila sa pampang ng Red Sea na napakalawak. Ano kayang sasabihin ng mga Israelita kay Moses? Diba? Maraming reklamo. Maraming reklamo. And most of the time, even the church like that. Sisisihin na si pastor sa mga pangyayari sa buhay. Diba? Kaya nga, minsan, ang mga pastor hindi nagbibigay ng mga unsolicited advice. Diba? Ako, marami akong karanasan na ganyan. Diba? Pero nung natuto ako, kasi minsan may mga humihingi ng advice. Kaya hihingi tayo din ng discerning kay Lord kung itong tao ba itong humihingi ng advice, eh, papakinggan ba tayo o yung sarili pa rin niya ang susundin niya? Maraming mga humihingi ng advice na ganyan. Sasabihin sa'yo ang problema, tapos tatanungin kung anong dapat niyang gawin. Magsasuggest ka ng mabuting bagay para sa gayon ay maging maayos. Pero meron na pala siya nakahanda, nagagawin, sinasabi lang niya sa iyo yung problema, pero ayaw niyang makinig doon sa mga advice at gagawin pa rin niya yung gusto niya. Pagkatapos kung may nangyari, ayun, papangalandakan, kasalanan pa rin ng pastor. Parang ganun ang mga pangyayari, ano? So, God made miracle by parting the Red Sea to provide a highway for them and got saved from the enemies. Ang Diyos ay nag-provide na rin sa atin ng salvation upang hindi tayo masukol ng kaaway. Anong ibig sabihin ito? God has provided Jesus for us in order that our enemy will not prosper against us. Our enemy will not triumph against us. But we are the one who will triumph against the enemy. See? Naglagay na ng daan ang Diyos sa atin para tayo ay magtagumpay sa ating mga buhay. When we got saved by the Lord Jesus, our life is so pleasant and wonderful. But just like the Israelites, they face Mara and they grumbled. So do we grumble and blame others also. Diba? Pag may nangyari sa atin, ang kakaibang mga bagay, kung sino-sino na sinisisi natin, hindi natin maintindihan ang sarili natin. Intindihin kaya natin ang sarili natin. Intindihin kaya natin yung mga pangyayari. Bakit dumadaan tayo sa mga ganyang bagay? Diba? Pinapadaan tayo ng Diyos upang makita natin na merong Diyos na siyang gumagabay sa atin.
na merong Diyos na ating pinagkakatiwalaan, na merong Diyos sa alam natin na gagawa ng paraan, gagawa ng miracles for us, na hindi niya tayo iiwan. So yun ang una. Mara means a correction of our weaknesses. We easily grumble. Secondly, Mara means a conversion of our burden. The bitter water became sweet water. It is a conversion of our burdens. Yung bitter magiging sweet. Diba? Ang sarap nun. Pag dumaan ka sa mga pagsubok, ang sabi nga ng ibang mga pastor, pag may pagsubok kang dinaraanan, may darating na blessing sa iyo. Which is totoo naman. Kami nga po ay maraming mga pinagdaan ng mga ganyan. Pagsubok sa buhay. Pero, pagkatapos ng pagsubok, wow! Ginhawa ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Verse 25. Exodus 15 pa rin po tayo. Sabi dito, dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. See? Napakabait talaga ni Moises. Napaka-humble ng taong to. Nagre-reklamo ang mga Israelita sa kanya. Siyempre, pag nagreklamo ang isang tao, eh, may mga ibang sinasabi yan. Hindi nga lang tinala sa Biblia, sa salita ng Diyos. Pero ayon sa ating mga experience, kapag ang tao ay nagre-reklamo, magsasalita yan ng negative words laban sa tao. Diba? Tuloy natin. Tinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Diba? So dito, dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Dahil sa mga tao niyan. Ganon din tayo. Dahil sa ibang mga tao, humihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Pero ito maganda, no? Itinuro ng Panginoon kay Moises ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig. Nawala ang pait niyon, doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. After they experience this thing, from bitterness to sweet. Wow! Ang sarap siguro uminom ng tubig na yun, ano? Mas maganda pa kaysa sa mga mineral water na sinasala ngayon. Ng ilang mga stages ng pagsala, ang sa mawala na talaga yung mineral niya, pero tinatawag pa rin nilang mineral water. Ito, ibang klase ito. From bitter to sweet. Wow. Red Sea was one, Mara was one. Sanballat and Tobiah, the burdens of Nehemiah helped him to pursue with urgency the work, and so he finished it. See? Yung Red Sea, ay isang bagay yon na pinagdaanan ng mga Israelita. Ganun din naman, yung Mara. Diba? Dumaan sila doon, uminom sila ang pait-pait. Diba? Pero, dapat hindi sila mawalan ng pag-asa. Umasa sila sa Diyos. Parang tuloy sila sa journey. Dami reklamo. Eh, how about Nehemiah? Nung itayo niya yung wall, meron ding Sanballat doon. Meron ding Tobiah. Sino ba itong dalawang taong to? Sila yung nag-uupos sa paggawa ng wall. Pero yun ang dahilan kaya itong si Nehemiah ay nagpatuloy para tapusin sa lalo't madaling panahon ang wall na kanilang itinatayo doon sa Jericho. Sa lugar na kung saan ay sinira ng kaaway. Diba? Napakaganda kung gayahin natin itong si Nehemiah, hindi yung mga Israelitang reklamador. Diba? The pleasure of our way to go to the promised land must not hinder by our progress, but quicken it, though we have so many wilderness before us. Ang problema kasi, yung journey na tinalaga ng Lord sa atin, ano, na kung saan yung pleasure na nararanasan ng mga tao, ito rin yung nagiging dahilan kaya hindi na nakakapagpatuloy sa paglalakbay. Kaya, hinahayaan ni Lord minsan na dumadaan tayo sa pressure, hindi pleasure. Napipressure tayo.
para tingnan ng Diyos gaano ba talaga tayo kadetermine doon sa pagpunta natin sa our destiny. Diba? Ito ang nakakalungkot eh. After that we got saved, after we prayed that God will bless us and our prayers have been answered by God. Kapag pinaunlad na ng Diyos ang ating mga buhay at natanggap na natin yung mga blessings, ayun, lumalabnaw ang relasyon natin sa Diyos. Hindi na tayo nakakapagpatuloy sa destiny na inilaan ng Diyos sa atin. Kaya nangyayari, ano? Napapawalay tayo sa Diyos. Mabuti na lang mayroong pastor na gumagabay. Pero kung hindi natin pinapakinggan ang paggabay ng pastor, hindi natin marireach yung destiny. Si Moises, kung wala si Moises na magli-lead sa mga Israelitang to, wala na. Wala na. Kaya nga't yung kanilang journey sa paglalakbay, marami silang pinagdaanan. Salamat na lang sa Panginoon dahil si Pastor Moses ay napakabait na tao ito. Napaka-humble niya sa paglilingkod sa Diyos at sa mga taong matitigas ang ulo. Pero hindi doon natatapos. Itong matitigas ang ulo nito, sila rin naman ang dahilan kaya hindi nakapasok si Moses doon sa Promised Land. Grabe, ano po? God would train us in our difficulties. Si Moses ay meron siyang constant dependence on God. Why? Because he cried out to the Lord. Ano sabi diyan? Humingi ng tulong si Moises kay Yahweh sa igles. Ano sabi? Then Moses cried out to the Lord. See? Because the Israelites, the people whom God delivered from the hands of Pharaoh, tatlong araw na walang iniinom. Aba, manghihina ka talaga dyan. Pag nadagdagan pa ng ilang mga araw, patay kang bata ka. Diba? Hihinang katawan natin, madidehydrate tayo, at pagkatapos anong mangyayari? Pwede na tayo mamatay. Kaya nagmakaawa si Moses sa Diyos. So dahil sa kanyang pagmamakaawa, dahil alam ni Moses na sa Diyos lamang siya nakadepende, hindi sa kanyang sarili. So anong nangyari? God is to be acknowledged. Why? Because Moses acknowledged God that God is with them. He has the complete dependence on God. Kaya, ano nangyari? God provided graciously for them. Yung mapait, ginawa niyang matamis para mainom nila. God provided graciously for these people because of Moses so that they might be satisfied. Yun po yung pangyayari. Nasatisfy sila. Grabe ang pangyayari nito. So mga kapatid, makita natin na itong paglalakbay nilang ito dahil sa gabay ng kanilang pastor, dahil sa complete dependence ng kanilang pastor, si Moises, ano po, yung Mara means a conversion of the burdens. Yung bitter magiging sweet. Diba? Why? Because their pastor have a complete dependence to God.
siya lamang ang inaasahan ni Pastor Moises. Thirdly, Mara means a conditional blessing is available to God's people. If we obey Him, we are assured of safety. Ulitin ko. It means a conditional blessing is available to God's people. Are you one of the God's people? If we are one, then yun hong blessing ay available para sa atin. Pero may kondisyon. Hindi ho bigla na lang ibubuhos ng Diyos yung blessing sa iyo. Meron laging kondisyon. Depende sa karakter natin. Depende sa pag-uugali natin. Depende kung gaano kalangkit ang relasyon natin sa Diyos at sa lingkod niya. Amen? Hindi natin pwedeng iwalay ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang pagsunod natin sa Panginoon, kung siya lamang na hindi kasali yung lingkod niyang itinalaga sa atin. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Dahil yun ang protocol ng Diyos. So, Mara means a conditional blessing is available to God's people. If we obey Him, we are assured of safety. Verse 26 and 27 says, ang sabi niya, sino nagsabi? Ang ating Panginoon. Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko kayo ipaparanas, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ito, maganda. Para hindi ka magkasakit, susunod ka sa Panginoon. Yan, ibig sabihin yan eh. Sabi, kung buong puso ninyong susundin at gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, ibig sabihin, hindi darating sa iyo yung mga karamdaman na ibinigay niya doon sa Ehipto. Diba? Tuloy natin. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So imagine, siya yung Diyos na siyang naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin ni Pharaoh at saka ng mga Egyptians. Diba? Siya rin yung manggagamot ng mga Israelita. Mga Israelita lang ba? Hindi po. Tayo rin na makumilala sa pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo at tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama ho tayo rito. Siya ang Diyos na siyang magpapagaling sa atin. So ano nangyari? Nung sinabi ng Diyos sa kanila ang bagay nito, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sabi dito, pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. So, after being saved from the enemy, from the Egyptian armies, di ba? After na sila ay makainom ng matamis na tubig mula sa mapait na ilog ng Mara. Ngayon, it is because dahil sa Diyos, God tested their loyalty and obedience. Diba? Kung kayo ay susunod, diba? Kung gagawin ninyo, ayun ang mga sabi, by mga kung sa sinabi ng ating Panginoon. Yun ang matindi dun eh. If, bagamat, datapwat, subalit, yun ang matitindi doon na salita ng Panginoon. Diba? Kapag gagawin natin ang mga bagay na panukala ng Diyos sa atin, doon lang mangyayari ang miracles para sa atin. Diba?
doon tayo sa samahan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay, magtatagumpay pa rin tayo. Di ba may awit? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka malulunod, ganun ba? Hindi ka masusunod. Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Di ba? Eh, huwag mong gawing literal. Sige nga, maglakad nga ako sa dagat kung hindi ako malunod. Magsindi nga ako ng apoy at pupunta nga ako kung hindi ako masusunog. Anong ibig sabihin ng bagay na ito na sinabi ng Panginoon? Diba? When it comes to difficulty in life, magtatagumpay ka dahil sasamahan ka ng Panginoon. They must diligently hear His voice and give ear to His commandments. We too, kinakailangan nating patuloy na pakinggan at isagawa yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kailangan malaman natin yung ating tungkulin not to transgress our God and His Word through ignorance. Mga kapatid, do you know that ignorance is the most enemy of everyone, not Satan? Hindi ang Diablo. Bakit? Kasi natalo na ang Diablo. Napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Talunan na siya. Pero dahil sa kamangmangan ng tao, we are defeated. Kung mangmang tayo, saan tayo naging mangmang? Hosea 4:6 ang sabi yan, 4:6a, my people are destroyed for lack of knowledge. Anong kaalaman ito? Kaalaman ng tungkol sa Diyos at sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Why? Kasi kung tutuloy natin ang bagay na yun, sabi, ano, rejected natin yung knowledge, yung kaalaman tungkol sa Diyos. Mas pinaniniwalaan pa natin yung mga haka-haka, yung mga Marites, yung mga Marisol, yun pa pinaniniwalaan natin. Hindi ang salita ng Diyos. Diba? Nire-reject natin yung Word of God. Kaya ang sabi ng Diyos, nire-reject din natin niya tayo bilang mga anak niya, bilang mga lingkod. Babasahin ko sa inyo sa Ingles. Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Since you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Do you know that we fathers, we parents are the priests in our house, in our home? Tayo po ay hinirang ng Diyos bilang mga priest. Hindi lang yun. Every believer is a royal priesthood. Lahi ka ng mga pari. Royal priesthood. Every believer of the Lord Jesus Christ. So if you reject knowledge, what kind of knowledge? Of knowing Him better. Knowing the Lord. Establishing your right relationship toward Him. If you reject this knowledge, the Word of God, then God will reject us also. Not only us, even our children, God will reject it. Saan pa tayo, mga kapatid? Ang sabi sa Tagalog, napapahamak ang aking mga mamayang dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. See? Napakaliwanag ang sabi dito sa Tagalog. Tungkol sa Diyos. Ini-ignore lang natin. Diba? Mas importante pa sa atin yung mga lakad natin. Yung mga aktibidades natin na wala namang kinalaman. Sa ating pagpunta sa eternity na kapiling ang Diyos, mas inuuna pa natin ang mga bagay na yon. Mas pinapahalagahan pa natin yung mga bagay na kung saan pansamantala dito sa lupa. Na walang kinalaman
sa pagpasok natin sa everlasting life together with our Lord. Mas may nagkakaabalahan pa natin yun. Di ba? So, makita natin dito, ito yung bahagi na kung saan ipinakita ng Diyos. God provided them a place where His people will encamp. Ang ganda ng lugar, di ba? 12 tribes ang Israel. So yung pinuntahan nilang lugar na yon, na nakita nila doon sa Elim, ay meron din 12 balon na kung saan God has provided for them. Every tribe has one well, one spring, di ba? At meron din 70 palma na kung saan pwedeng magpahinga yung mga great men nila. 12 tribes, di ba? Pwede silang magpahinga sa ilalim ng puno at mag-relax-relax. Di ba? Ano bang kaugnayan dito yung 12 tribes at saka yung 70 elders? Palagi ko merong kaugnayan ito dito eh. Di ba? Meron yan. Si-search natin sa mga darating na panahon. So makita natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mara means a conditional blessings is available to God's people. If we obey Him, we are assured of safety. Puproteksyonan tayo ng Panginoon if we obey Him. Pagagalingin tayo ng Diyos, hindi tayo makakanti ng kaaway dahil Siya yung gumagabay sa atin. So, ang ganda ng ginawa niya dito. Nung pagkatapos na mag-murmur ang mga tao, dahil mapait yung tubig, hindi sila makainom, nagreklamo sila sa lingkod ng Diyos, at itong lingkod ng Diyos na ito ay nanalangin sa Diyos. Kaya dahil sa panalangin ni Moises, dahil sa meron siyang magandang relasyon sa Diyos, at meron siyang complete dependence upon God, dininig ng Diyos yung panalangin ni Moses. At pagkatapos na sila ay masatisfied, nagbigay ang Panginoon ng tuntunin na dapat nilang sundin. Anong tuntunin? Diba? Kinakailangan sundin nila, gawin nila ang matuwid, sundin ang kautusan ng ating Panginoon, yung mga tuntunin niya, upang sa gayon, matest yung kanilang loyalty sa Diyos at sa kalingkod ng Panginoon. Tanong, mga kapatid. Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos? Pwede nating tanungin o hingin sa Diyos o sabihin sa Diyos. So let's ask these three things today. Una, sabihin natin sa Panginoon, Lord, help us grow in the faith so we do not grumble when we encounter Mara. Pangalawa, Lord, convert our Mara into a blessing. And lastly, Lord, be with me as my Jehovah Rapha. Amen. The God who heals preventively and the God who actually heals us. Pwede nating ipanalangin to sa Panginoon. Mga kapatid, this is not a challenge. Ito ay maliwanag na pinapakita sa atin ng Panginoon na ang bagay nito ay dapat nating isagawa. So let's pray. Father, we thank you that your word is true. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga bagay na aming narinig ngayong araw na ito ay hindi lamang, Panginoon, amin itong narinig, kundi maisakatuparan namin sa aming mga buhay upang sa gayon hindi po kami magkasala
laban sa iyo. Upang sa gayon, Panginoon, matupad namin ang iyong pinag-uutos sa amin. Sapagkat mahal mo kami, iniligtas mo kami, dapat lamang din, Panginoon, na sumunod kami sa iyo at ikaw naman ay aming mamahalin. Kahit sa pagkakataong ito, pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng magsasagawa ng iyong mga salita. Lahat ng ipapamuhay ang iyong mga salita. Lahat ng susunod sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Salamat po. Sa iyo, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you all.